So, kailangan talaga sagutin ng isang show yan, yung notice ng MTRCB. Kasi kung hindi, posible yan. Kung hindi nila ma-explain ng maayos yan, pwedeng masuspend ang show, or kung hindi man masuspend, pwede ma-terminate, and otherwise, may criminal aspect pa yan. Pwedeng may kung sinong maging liable, may kulong pa yan na 3 months hanggang 1 year, plus may fine pa na up to 100,000 pesos na as a penalty sa mga indecent and immoral show na nangyari, lalo na sa isang noontime show. One of the power ng MTRCB is pwede nila i-delete certain portion. Kasi ang MTRCB may tinatawag na standard. Yung standard na ginagamit nila, yung tinatawag na contemporary Filipino culture standard. Yun ang usually na ginagamit na standard ng MTRCB. At i-check nila kung if it is may yung mga eksena, lalo na pag mga live show, mga live noontime show, may immoral ba yan, indecent ba yan, makasira ba sa pangalan ng Pilipinas, or may mga ginagawa ba na maka-epekto sa public, lalo na yung mga may kabastusan. So right talaga, and jurisdiction and authority and power yan ng MTRCB to control. At ngayong nasita nila, Kuya Mark, talagang nakita ng MTRCB na kumbaga may sa kaso pa may probable cause dahil nga sa dami din ng mga netizens ang nag-react at nagreklamo. Hindi naman matatawag na probable cause yan, MJ. Actually, binigyan muna sila ng pagkakataon to explain. That's why there's a show cause order ang inisyo ng MTRCB, and show cause order and to appear and to testify. Ibig sabihin doon, pursuant sa prinsipyo natin sa ating saligang batas, yung tinatawag na due process, binigyan muna sila ng pagkakataon to explain. So pag sa tingin ng MTRCB na hindi enough yung kanilang explanation, doon pa lang pwedeng ma-refer yan sa isang committee para there will be a proper investigation to check kung may tinatawag na may probable cause ba na ituloy ang kaso. Kasi hindi naman yan konting investigation eh. Kasi pag nasa MTRCB yan, pag may probable cause na posible na may base yan, pwede na ang MTRCB mag-decide. But still, pwede naman i-appeal nila yan. So right naman ng respondent yan. But in this case, yung ginagawa ng MTRCB is actually in compliance with the due process clause ng ating saligang batas. Attorney Kuya Mark, kasama pa ba yun sa kalayaan sa pamamahayag? yung kalayaan sa pamamahayag, yung freedom of press, freedom of expression, hindi naman absolute yan. May limitation ang freedom of expression. Lalo na pag yung ginagawa mong show, it affects public morality, indecent yung ginagawa. Kasi may standard kasi ang mga program natin sa Pilipinas. We follow the contemporary Filipino culture values. Yun ang dapat natin na sundin as a standard. So yung freedom of press, freedom of expression, yes, mayroon sinasabi sa ating saligang batas na freedom of press, freedom of expression, but hindi absolute yan. One of the limitation, pag may kabastusan na ang ginagawa, indecent na yan, immoral na yan, na maka-epekto sa public na manood, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung show na yan is a general patronage show, general live noontime show na kahit sino pwedeng manood. So kailangan talaga na konting ingat dapat ang gagawin nila. Yung standard na gagawin nila, iba sa yung mga may review na, for example, yung mga movies bago i-show sa mga sinehan, may review pa ang MTRCB. Unlike pag mga live show, diretso play yan. Pag play yan, so yan, may reklamo. So kailangan talaga sagutin ng isang show yan, yung notice ng MTRCB. Kasi kung hindi, posible yan. Kung hindi nila ma-explain ng maayos yan, pwedeng masuspend ang show, or kung hindi man masuspend, pwedeng ma-terminate, and otherwise, may criminal aspect pa yan.
pwedeng may kung sinong maging liable, may kulong pa yan na 3 months hanggang 1 year plus may fine pa na up to 100,000 pesos na as a penalty sa mga indecent and immoral show na nangyari, lalo na sa isang noontime show.